Ayan po. Panibagong project na naman. Unang ginagawa namin dyan, nag-i-sketch kami para sa ikakat naming letter. I-sketch muna namin siya gamit ang pencil. Ano po yan, sariling design. Basta mag-iisip lang ng design. Ayan po, kinakat na namin siya gamit ang cutter blade. Daan-daan namin siyang kinakat kasi may posibleng mabali yung styrofoam. So, kinakat namin yung in-sketch namin kanina. Dahan-dahan namin kinakat para hindi mabali. Ayan, patapos na po siyang makat. Next po dyan is kukulayan na namin gamit ang glitters. So, yan po, tapos ng nakat. Inaangat na muna namin. Hindi muna namin tinatanggal kasi baka mabali. Ayan po. Nilalagyan na namin ng glitters base doon sa gusto ng client. Ayan, red saka blue. Ang motif namin dyan is spiderman. So, mano-mano namin nilalagyan ng glitters. Merong madaling pagkukulay dyan yung pintura. Kaso, mas gusto ko yung glitters kasi kumikinang-kinang talaga siya. Nga lang, medyo may katagalan. Saka, matagal patuyuin. Kasi glue ang ginamit namin dyan.
iwasan ako ng bala, kaya glue na lang ginagamit namin pandikit. Didikit naman siya, kaso matagal nga lang patuyo eh. So yan. Bali yung character na yan na dinidikit. Hindi na po ano yan, glitters ang pinangkulay namin. Bali, charcoal na po. Charcoal ba tawag doon? Ay, oil pastel pala. Kasi madetalye na kasi yan eh. May drawing-drawing na, kaya mahirap nang i-ano sa glitters po yan. So, ginawa ko po is gamit ang oil pastel. Yan. Yan po ang pinangkulay ko dyan sa mga Spiderman figure. Yan po, next na po is kinakat na namin yung lining niya po. Yan. Kikita nyo, nabuhay yung letters sa kanyang mga Spider-Man figure dahil po sa lining na white. So, yan po yung manipis na styrofoam ginamit kong pang lining. So, kinakat na namin. Tandaan para hindi mabali. Sana matuwa yung client. Wala siyang sinabing mismong design. Basta sinabi lang niya, Spider-Man yung motif. So, kami na pong bahalang nag-isip kung anong discarding gagawin. So, bali, yan po yung kinalabasan. Kinakat na lang po siya. Bali, tapos na po yan. Kinakat na lang po yung ano, yung lining po niya. Ililinis na lang yung mga gilid-gilid para may mga sobra. So, ayan po. Glitters po kasi may dating siya eh. Kumikinang-kinang, mapapansin niyo po ano, kumpara po sa pintura. Pero may ginagawa po sila sa pintura eh. Pinapahiran din nila ng ano yun, konting glitters. Kaso yan po yung nakasanayan po namin gawin. So dyan muna, hindi ko pa po na-try yung sa pintura eh. Pero baka sa mga next project namin, baka tatry namin yung gano'n. Sa ngayon, yan muna ang ginamit namin kasi yan yung binili ng client. Bali, bumili ng materialis yung client na yun. Parang binigay lang sa amin, tapos gagawin. So, yan po yung binili, kaya yan po yung ginamit namin. So, ayan po, tapos na. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang sa muling pagbablog. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Para naman ma-inspire pa kami lalo gumawa ng mga vlog saka covers. Medyo matagal lang di kami naka-covers. Punta ng Maynila kasi yung anak ko. Kaya walang cover. Bakasyon. So, ayan po. Yung finished product. So, sana matuwa yung client natin sa ating ginawang Spider-Man design. Alam, magandang sa muli.